Sige, proceed tayo with the second one. Doon naman tayo sa tinatawag na postmodernism. Okay, postmodernism, no? Bakit tinatawag na postmodernism? Kasi the same method developed after the period of modernism or modernity. Okay? Ano ba yung tinitingnan na period of modernity sa atin? Sa history ng mundo, no? What is being considered as the period of modernity? Ito yung period of scientific revolution and industrial revolution. And also the succeeding periods following industrial and scientific revolution. Okay. During the age of modernity na tinatawag, ano yung naging dominant ways or basis for proving whether a thing is true or not? During period of modernity, no? Ang naging dominant way ay yung science. Okay? What is scientific is true. And what can be seen are true. Kaya nga nauso yung line na to see is to believe, eh, di ba? Actually, the same line is an offshoot of modernity. Kasi sinasabi sa science, to be true, dapat nakikita mo. You can sense it. Okay? Tapos ano pa? Ano pa yung number one basis ng on how to determine truth? Yung reason, no? Kung kaya mong ipaliwanag, if you can reason out, then therefore, most likely, the thing is true. Okay, clear tayo doon? Now, ano naman ang disagreement dito ng mga postmodernists? Sabi ng mga postmodernists, hindi lahat ng scientific, hindi lahat ng nakikita, hindi lahat ng logical, totoo. Okay? Get it? Sabi ng mga scientific, there are things that are not being factored in by science. Among many, for example, yung emotions. Okay? Emotions, beliefs. Okay? So, ano yung sinasabi ng mga postmodernists? Halimbawa, sinasabi nila na bukod sa nakikita, importanteng basis ng truth yung tinatawag na nararamdaman. Okay? In your study of world history, I think meron kayo na daanan na discussion on romanticism, di ba? Okay, there is this time in world history wherein nagkaroon ng movement na tinatawag na romanticist movement. Okay, yung movement na to is supported by the philosophy of romanticism. Now, that same philosophy of romanticism has similar content, no? With the ideas of postmodernism. Anong sinasabi ng mga postmodernists? Yun nga, no? Sometimes, minsan mas totoo yung nararamdaman ng tao kaysa sa kayang ipaliwanag ng science or reason. No? Ano yung mga example na binigay nila rito? For example, no? Yung question na mahal mo ba o hindi yung tao, hindi reason ang magpapatunay nun. Diba? Kung ano, but rather, kung ano yung nararamdaman mo sa sarili mo. Okay, clear tayo doon? Ha? Halimbawa, yung concept ng God, paniniwala sa Diyos, di ba? Hindi science ang magsasabi doon sa individual na totoo yung Diyos. But rather, the individual, yung naniniwala mismo. You get it? Ha? So, gano'n, no? Yung sinasabi ng mga postmodernists, hindi palaging science, no, ang batayan ng truth. Hindi palaging reason. Okay? Misa nga tayo, di ba? Minsan yung reason natin iba sa totoong nararamdaman natin, di ba? Okay? And minsan, mas totoo yung nararamdaman natin kaysa dun sa things, no, that we are trying to reason out.
Diba, true reason kasi pwede ka nga magsinungaling sa korte. Diba? Mahusay ka lang mag-reason. Mahusay ka lang magpalusot. Kaya mong takpan ng reason yung totoo. Okay? Eh, yung mga postmodern, sabi nila, yung nararamdaman mo, hindi magsusinungaling sa'yo yung nararamdaman mo. Okay? Get the point? Huh? Pero tayo with postmodernism, simple as that, no? So, for postmodernism. Okay, no? So, they are critical of the very methods, no? Used in determining truth, especially that sprang up during the time of modernity. Okay? Ano pa yung sinasabi nila? Not all things can be quantified, no? A science kasi lahat sinusukat, eh, no? Sabi nila, maraming bagay sa mga tao na hindi mo kayang sukatin. Bawa, dignity, no? Can you measure dignity? You cannot measure that. Okay, pride, di ba? Yung happiness and sadness, you cannot measure that. Okay, kaya sabi nila, may mga pagkakataon na inutil yung science in determining truth.